kasi nga medyo delikado yung gagawin natin. Bago ka pa lang po sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging update po kayo sa mga ipopost ko mga video. Ayan mga paps, may wewildingin tayo sa dito sa unahan. So natanggal yung wing, may baak. So ano bang dapat natin gawin kung sakaling magwewilding tayo ng motor? Ano bang dapat natin tanggalin sa pyesa ng motor para hindi maapektuhan yung motor o kaya hindi sumabog o ano man? So mga paps, ang dapat natin gawin pag magwewilding kayo ng mga motor nyo, tatanggalin nyo yung positive ng battery, yung connection sa positive ng battery, tatanggalin nyo yung CDI, para hindi magkaroon ng problema. Ayan, yun lang po ang mga tip bago po kayo mag-welding. Huwag na huwag po ninyong kalimutan kasi pag hindi nyo natanggal ang CDI, magkakaproblema yung performance ng takbo ng motor nyo. Hindi nyo maramdaman sa umpisa, pero pag naitakbo nyo na mga ikailang araw, magiging palyado siya. Pag bumibirit ka, namamatay, parang ganun. So CDI nga yung problema niya, kaya di mo mahirap pagbibintangan mo kung ano-ano, pero sa CDI ang problema nun pag napabayaan mong mag-welding ka ng nakakabit ang CDI. So, sa battery naman, ma-overcharge siya, so may tendency bumaak, mag-crack yung gilid ng battery nga. So, kasi overcharge. Kasi yung welding machine, DC din yan. Kaya, huwag na huwag niyong kalimutan tanggalin ang CDI at tanggalin ang connection sa positive ng battery. Ayan, start na tayo. Tatanggalin natin yung connection sa battery at saka CDI. Okay, let's go. Ayan mga paps, andito yung battery niya. So, tatanggalin natin yung cover. Tanggalin natin yung positive sa battery para makapag-welding na tayo. Ayan, natanggal na natin. So, ito yung positive. Napansin nyo, kulay-kulay yung nakakonek. So, start na naman po. Tatanggalin natin. Ayan, natanggal na natin. So, next natin tatanggalin, it's CDI naman. Ito yung rectifier. So andito yung CDI. Ayan, natanggal na natin yung CDI. So pwede na tayo mag-start. Siyempre, papatayin din yun yung bulb ng gas para hindi mag-leak kung sakali mang aksidente mag-leak o mag-overflow ang carb sa oras na nag-welding ka. Para hindi mag-overflow, yung bulb ng gas, papatayin mo. Kasi nga, medyo delikado yung gagawin natin. Ayan. Ayan, wewildingin natin mga paps. Yun know, may baak. Ayan, wewildingin natin yan. So, tatanggalin natin yung mga wire na yun sa gilid para hindi masunog. Ganon din dito, may counting crack din mga paps, ayun o. So ang gagawin na lang natin, tatanggalin natin itong tangke. Para sigurado tatanggalin natin to. Para hindi tayo mahirapan sa pag-welding. Okay, let's go. Thank you.
Yan na, tanggal na natin. So ito, tatanggalin pa natin to. Yan, may building natin back. Ayan mga paps, siyempre bago ka mag-umpisa, naka long sleeve, naka guantes, naka balot yung ano, may goggles ka, para sa safety na rin. Yan, okay na mga paps. So, ibabalik na natin yung flearings. So, bago yan, papasilip ko muna sa inyo yung ginawa ko. Ayan. Ayan mga paps, na-welding na natin. Ayan o. Ba? So, kabila. Yan, na-welding na natin. Tibay na ulit. Ayan, okay na. So, gayon lang mga paps. Pag mag-welding kayo, tatanggalin nyo yung CDI. Positive ng battery. Tapos, pwede na kayo mag-welding. Yung mga parts na wire na ganito, malapit sa pinag-weldingan, balutan nyo na lang ng basang-basahan para hindi siya masunog. Ayan. So, okay na. So, ibabalik na natin yung clearing para mabuo na ulit. Let's go. Thank you.
Ayan mga Pops, naibalik na natin yung clearings, naibalik na natin ang CDI, naibalik na natin yung positive sa battery. So, ngayon testing tayo. Ayan. Okay. Yung ilaw niya, okay. Okay, walang naapektuhan ng mga wiring mga kapat. Okay siya. Kasi natin. Ayan mga pats. So, okay na. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging update po kayo sa mga ipopost ko mga video. Ayan mga paps, thank you!